to another vlog. Tigilan muna natin ang pag-renovate ng bahay o paglilinis. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba kami nag-budget? Magkano nagagastos namin the whole week? Ano-ano yung mga pagkain na pinapahay ko sa aking pamilya? Ano-ano yung mga niluluto ko na at the same time healthy? So, ayun yung mga ibabahagi ko sa inyo, guys. So, please keep on watching. So, ito ang mga kailangan nyo, guys. Notebook o weekly calendar or kung anong meron kayo. Pencil or kahit anong lapis. Calculator, laptop. Kung mas kailangan nyo. So, ang unang ginagawa ko, gumagawa ko ng meal plan. So, sa meal plan na yan, ito, ayan. For example, ayan. Ano siya? Isa siyang kalendaryo na pwede mong isulat kung ano yung mga kailangan mo. Kompleto siya ng Monday to Saturday. Anong Sunday? Ah, ito pala yung Sunday. Itong year to 2015 pa. Pero ano siya ha, yung malinis pa siya, kompleto pa siya. So, ginamit ko siya para makatulong din sa akin. So, ang unang ginawa ko, guys, nagawa ko ng meal plan. Ano nga ba yung meal plan? Kung ano yung mga uulam ko ng, uulam namin ng, kung ano yung ikakainin namin ng almusal, tanghalian, at saka ng hapunan, at saka ng merienda. For example, yung dinner namin, pure kong spinachi, or yung mashed potato with spinach na nilaga. Tapos ang merienda namin ay orange juice or banana with biscuit. So, ayun yung nilagay ko. And then, after mong malista to, syempre, malalaman mo kung ano yung mga produkto or malalaman mo kung ano yung mga nilista mo. Meron pa ulit akong isang extra notebook para dito ko naman ililista yung mga bibilhin ko na inilista ko sa meal plan. So, i-check ko muna yung cabinet namin or pantry namin kung ano yung mga wala at mo. Di ililista mo yan, syempre. And then, open your fridge. Pagdating kasi sa pag-grocery, dalawa yung pinupuntahan namin. Isang mumurahin at isang mamahalin, hindi naman sobrang mahal, pero may quality. Iba nga lang, kapag na-check mo na yung cabinet, kung ano yung mga kulang nyo, yung mga essentials, yung mga essentials na kailangan mo. Yung panghirata. So guys, ito yung sample ng aming menu or ulam for the whole week. So sa breakfast namin, Monday, pancake, milk, banana. Same with Tuesday, cereal, milk, and yogurt. Wednesday, nagdadagdag lang ako ng kinder na tinapay. Minsan naman kapag Sunday, kapag nakikrave kami, gusto namin ng hotdog, egg, or yung mga fried rice na, or Filipino food. Then merienda, more on ano kami, mga prutas, martini, mansanas, orange juice. Diyan lang ako kumuha kasi ng mga vitamins, so mahalaga at importante yung meron silang merienda ng mga prutas. Ayan, ito yung mga uulamin namin the whole week, mga salsicha. And minsan bumibili kami ng mga karne na oferta or beef na oferta o sale. Pagdating naman sa lunch, more on pasta, rice, at saka mga patatas. One of our tip, don't be afraid na bumili ng mga sale na karne or mga isda. Para din yan sa ikatipid nyo and safe naman tayo dyan. Tingnan nyo lang yung expiration date ng karne. Kadalasan, mas marami yung lunch namin ng pasta. Kapag nakikrave kami ng tinapay, nag-a-add lang ako ng tinapay with salmon. Gumagawa lang ako ng pasta ragu. Super easy. Giniring, gigisa mo lang siya, then sauce. And another super easy na menu with pasta is tono.
then kapag dinner, gusto ko masabaw at lalo na ngayon winter, kailangan ng pagpainit sa katawan. And since si Matias, dito na siya kumakain ng dinner. Dinner namin, ginger soup. Nilalagay ko lang siya ng spinachy, chicken wings, and then nilalagay ko siya ng fungi. Very healthy and very affordable also. And isa rin sa mga favorite na ginagawa ko is kalabasa soup. Nilalagyan ko siya ng prezzemolo, sedano, luya, and bawang. Chicken baked mozzarella, ang tawag ko dyan. Si babe, tapos na sa work, so nagpa-fried rice ako and pork adobo. And then, pinapartneran ko siya ng zucchini na nilalagyan ko lang siya ng butter and then onion. Sunday night, gumagawa lang minsan ako ng mashed potato with grilled gulay. So, ayun, bumibili din ako ng ganitong tipo ng chicheria para sa mga kids kapag Friday, pag manonood kami ng movie or ganitong biscuit na may chocolate or minsan may mga pistachio crackers. So, ito yung ref namin ngayon kasi puno pa. Pagdating ng Sunday, maliwanag na ulit yung ref namin at wala nang laman. Minsan lang kami bumili ng ganitong Coke. Minsan lang kami bumili ng Coke. Occasionally lang talaga. Ayoko rin ang sasanay sila sa mga Coca-Cola or sa mga soft drinks. And, ayan. Ayan yung mga isda, karne. Sa dulo yung mga ibang frozen. Frozen na gulay. So, ayan, nilalagay lang talaga namin kung ano yung kailangan namin buong linggo or kung ano talaga yung kakainin namin para hindi siya masikip at para hindi rin, para mapansin ko kagad na meron kaming nakalaman sa ref namin. Mga mamshi, sana na nagustuhan yung video na to and medyo nakatulong ako sa inyong pagbabudget. At sana nagkaroon kayo kahit pa paano ng konting idea sa paggagawa ng weekly plan or meal plan. So, ayun guys, thank you for watching!